Dr. Catherine Howard, OB Gynae. Bibigyan natin sila ng pag-asa. Paano mabuntis? Doon na tayo sa cheat libre. Mm-mm. So, ano ba yung tinuro natin, no, na makakatulong? Sige po. Ang usual dyan, kung gusto magbuntis, vitamins. No? Multivitamins. Babae and lalaki? Both of them po. Ang babae, usually, pinapasimulan ko na nga po ng prenatal vitamins agad eh. Hindi po nagbubuntis, prenatal vitamins? Yung gusto po magbuntis. Puno kasi siya, may kasamang DHA and EPA for brain development and omega for the heart. But marami rin naman na vitamins na omega, na mga fish oil, ganyan. Ano pwede pangalan naman nitong prenatal vitamins? Wala namang problema, you can mention. Wala naman tayo na-advertise eh. Anong mga example ng prenatal? Hindi ko alam. Mga prenatal vitamins, iba-iba po yung companies. Obimin Plus, Mosvit Elite, pang-buntis OB to. Max, opo, marami pong prenatal. Even Healthy Option has prenatal vitamins. It's almost the same as multivitamins, but it has the components specifically for pregnancy. So, included doon is yun po, yung DHA, EPA for brain development, and omega for the heart. Para pag nag-form yung baby, kahit maliit pa lang, fertilized pa lang, hindi pa alam ni mommy na positive pregnancy test sila, maganda na po yung formation ng cells. Pero other than multivitamins, we also give folic acid. Sobrang importante. High dose kami ng folic acid. Gano'ng kung gusto mo magbuntis, 5 milligrams. And then, ang bago ngayon, for the last few years, there are a lot of studies saying na vitamin D will help infertility couples. Especially nitong pandemic, wala na po nasisikatan ng araw, lagi lahat, nakatago na sa bahay. Yung vitamin D po is very important para gumanda yung cells o mas makapagbuntis ng maayos ang babae. So pag nandyan yung lalaki, gagamutin mo na rin? I look at them, I don't check them. Semen analysis. Opo. Pag hindi ko kaya ang semen analysis niya, talagang mas maraming problema, nire-refer ko po sa uro. May vitamins ka rin binibigay sa guy? Opo, may multivitamins. Actually, nasabi ko na rin yun before, ang hilig ko is Rogen E. Rogen E, may Pharmaton, may nakita na akong Revicon. Yeah. Ang component, doc, ng panlalaki na multivitamin naman, Royal Jelly, Korean Ginseng, tsaka Zinc, which is particular for the semen. Ang lagi kong sinasabi is always increase water intake to 3 liters of water per day. Maraming tubig din. For both man and woman, ang lalaki kailangan ng increase water intake kasi lumalapot minsan yung similya. Pag malapot? Just imagine, saan mo ba gustong mag-swimming ng mabilis? Water that is clear or yung malapot na parang muddy water? Siyempre, sa clear tayo gusto maligo. So, ganun din po ang similya. Doc, di nag-increase tayo ng tubig sa body. Alam natin, we are made out of 70% water, yes, di ba? Mahilig ka magkape. Alcohol, no? Bawal po. Pero sa kape, sige, mahilig naman ako mag-coffee. So, kahit 1 cup of coffee a day, pero tanggalin mo na ang tsaa, tanggalin mo na ang soft drinks, tanggalin mo na ang juices, tanggalin mo ang mga milk tea, usong-uso. Bakit ayaw mo ng sugar, ng matatamis, iced tea, lahat, ice cream? Dok, nakaka-dehydrate ng body. Ang tendency, alcohol. Opo, okay. Less ang inom mo tuloy ng tubig because you're thinking your thirst natatanggal dahil sa mga iniinom mong colored drinks. So gusto mo sila talaga maging very healthy habang nagbubuntis? Ang gusto ko talaga do kasi holistic eh. Ibig sabihin, holistic. Pag nagtanong Kompleto. Ako, opo, I check their diet also. Correct. Ano bang diet pinagbabawal mo sila? Yung mga hindi mabuntis? Doc, sugars na naman. Sugars talaga ayaw mo? Kasi doc, pag sugars or more than what's necessary na carb, no? Carbohydrate, ibig sabihin yan, kanin, bread and pasta, pizza. Minsan akala mo, these are normal food. Ang nangyayari kasi, you go beyond yung kailangan ng body mo, tataba ka na. Mag-high blood ka na, magda-diabetes ka na. Magpipikos pa, yes, kaya, doc. Kaya nagpipikos, di ba, mataba eh. Mm-hmm. So, pinapapayat mo na sila
sexy na, mm-hmm, at dapat more chance mabuntis. Yes. But, pagdating naman sa stress sa work, pinapastop mo ba sila sa trabaho nila? Night duty or call center? Anong payo mo? Yung mga night duty, ang galing nyo, Doc, magtanong. Yung mga night duty, doon ko napapansin, doon sila napapakain ng maraming sugars. Doon sila napapa-extra second, third cup ng kape, mm, o tsaa. Mm. Doon na napapakain na para pati ensaymada, extra sugars na pwede naman nila gawan ng regular lang na sandwich or salad or banana, prutas that are healthier. Just imagine kung anong kakainin mo, ano ba ang gusto mo sa baby mo? Kung anong kakainin mo, yun ang binibigay mo sa ginagawa mong baby. So, pag kung kunyari regarding sa stress, the less stress you are, the more possibility na mag-pregnant ka. Kung night duty ka, pero ang asawa mo naman e day duty, paano nga ba naman kayo gagawa ng baby? So, minsan ang ginagawa ko, ayusan lang din nila yung trabaho nila na magkasabay sana sila ng trabaho para pwede rin sila na magkasama sa bahay na mag ng tamang oras para makapaggawa ng baby. Vitamins, proper exercise, hindi pala natin na pag-usapan ng exercise. Better blood flow. Oh, magiging fit na fit kayo para mabuntis, paghirapan niyo na better blood flow. Pero yung pinakamahalagang tip, ano ba to? Yung position at yung timing. Well, mayroong secret video position na mas mabubuntis kayo. Mm-hmm. Simple lang. When we talked about retroverted uterus, no? At ang gusto natin na pagbubuntis. Ang retroverted uterus, ibig sabihin nun, ang matres ay nakahiga more dun sa likod, dun sa colon, no? Kung saan yung may puwetan. Retroverted uterus, mas less po yung nabubuntis pag retroverted yung matres, no? Napahiga sa colon. Paano malalaman retroverted from ultrasound? From ultrasound. So, kailangan na ultrasound muna sila. And retroverted na kasulat, ito yung susundin yung payo. Opo. Oh, sige. Pag retroverted ng uterus, para mapaharap siya during sex, pag nag-dog style position, ang retroverted uterus, magpo-forward po yan. Because of sex, there's excitement, there's climax. Ang nangyayari, mas movable po ang mga muscles. Yung retroverted uterus, pagpa-forward, magiging antiverted uterus, which is a good position for getting pregnant. Pag antiverted uterus, pag sinabi ni lalaki na malapit na siya labasan, hihiga na si babae, which is the missionary position. Pag nag-missionary position na yung babae, yung antiverted uterus, no, ito na, nakapataas na yung antiverted, ibig sabihin, andito na yung pantog, yung cervix, nakasawsaw na siya dun sa fluid na papasok dun sa babae. Mas papasok na yung similia. Mas papasok na po yung similia sa loob ng cervix, inside the uterus. San ba nag-meet ang egg at ang sperm? Sa fallopian tube. Doon magpa-fertilize. Ulitin lang natin para sa hindi nakaintindi. Pag retroverted uterus ang babae kaya hindi nagbubuntis, nakita sa ultrasound, ang gagawin dapat habang nagtatalik, yung babae nakadapa. Yes. Dog style. Yes po. Pero pag malapit na mag-ejaculate yung lalaki, ihihiga na yung babae. Bakit kailangan humiga na? Hindi pwede nakadapa na rin. Usually, Doc, pag naka-dog style at doon nilabasan, pwede pong tumapon eh. Ah, hindi papasok. Apa. So, hihiga sila, then pag nalabasan, anong gagawin? Maglalagay na tayo ng pillow under ito yung secret niya. Mm-hmm. O, pag nalabasan na si guy, nandun na, gagawin ng babae. Maglalagay ng pillow under the butt. Sa pet nila, sa under tataas. So, tataas siya, more of the fluid, magsistay sa loob, mas malapit sa cervix. You stay there mga 30 minutes to an hour para to give time for the sperm to move inside. Usually, pag nagbasa tayo ng sperm analysis, makikita mo doon yung motility. Pag may pagkamababa galaw ng semilya ng lalaki, masasabi kung mabilis o mabagal. Mm-hmm. Mm-hmm. E paano kung may pagkamabagal? So kung mabagal ang semilya, yung paglagay ng pillow under the buttocks, uh-oh, will help yung sperm pumasok sa cervix, maka-go siya ng way sa uterus hanggang fallopian tube. So just imagine, bakit mabagal ang sperm? Kulang sa tubig, increase ang tubig, mas magiging malabnaw, mas makaka
swim ng mas mabuti ang mga sperm. Tsaka baka stress yung mga lalaki. So, sa normal na babae na hindi retroverted, basta nakahiga lang yung babae. Mm-hmm. Then, pag nalabasan na yung guy, dapat tataas niya. Bawal siya tumayo. Bawal siya maghugas muna. Opo. 30 minutes, 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Opo. Tapos afterwards, pwede na siya pwede mag-wash. Pwede na tumayo, pwede na mag-wash. Paano mag-wash? Sa labas lang mag-wash? Yes po. Hindi naman po ginagalaw. Ang vagina is a naturally cleaning organ. Sarili po yan na maglalabas. May mga pasyente nagsasabi may lumalabas daw na fluid. Normal yon. Ang importante kung bakit kailangan ka na tumayo, more than an hour after sex na hindi ka maghugas, mag-i-increase ang risk for urinary tract infection. Magkaka-UTI ka naman, so 1 hour lang. Mm-hmm. Dapat umihi na siya, maghugas yes. na siya. Yes, ang pag-ihi is a way of cleaning the urethra ng bacteria. Kasi dun po yun magpapasok eh. Especially pag masyadong wet ang babae. Ang tendency, syempre may pagkamalapit lang dok yung puwet. Because of play. During sex, ang nangyayari, tumutubo yung bacteria, mabilis po magtumubo ang bacteria. So yung mga, pwede po magka-UTI. Kung nagtatry kayo mag-baby, the more contact, the better. Mas maraming similya ang nade-deposit so, sa araw-araw, loob. Parang chamba-chamba. Yes po. Bukod dito, ano pa magagawa nila? Meron bang ovulation na tinatiming? Ano yung sinasabi mo? Paano malalaman ng babae na ito na yung araw na may egg na lalabas sa kanya. Kung every month dinadatnan yung babae, kung every month, kung regular, most likely baka nag-ovulate ka on day 14 to day 16. Pero lagi kaming sigurista, sasabihan ka namin, lalampasan namin yung araw ng pagtatali. Gagawin namin day 11 to as much as day 20. Pwedeng every other day, pwedeng every day, pwedeng every 2 days. Depende kasi sa semen analysis. Kung kukonti lang yung similya, you would mas gusto mo na magtali kayo mas frequent kasi tataas yung number of sperm sa loob. Mas gusto natin the more chances. Ang sperm po pwedeng mabuhay between 24 to 72 hours. May konting sperm kaya nila hanggang 5th day. So kung so ang buhay ng sperm is up to 3 days buhay mm-hmm. pa. Mm-hmm. Nandun pa sa loob, may chance pa siya. Opo. Pero kung kunyari, once a week lang kayo mag-contact o once every 2 weeks, paano kung hindi mo naabutan yung ovulation? What if polycystic ovary ka, pwede naman kami dok magbigay ng gamot para paitlogin ka. Mm-hmm. So pag PCOS, may gamot na binibigay para mabuntis? Yes po. May mga hormone din kami binibigay, either progesterone lang or estrogen din para kumapal ang matres. Kasi nangingitlog ka nga, pero manipis naman yung lining ng matres mo. Saan kakapit ang baby? Ang always dapat, pag nagpa-check up ang babae, gusto mag-pregnant, andyan dapat yung asawa. Pag yung asawa wala dyan... Dapat kasama yung asawa o makinig ha? Kasi pag di sumama yung lalaki sa check-up, hindi serious yun. Yes. Dok, ang pinaka-ayaw ko kasi is minsan ang akala ng lalaki, lagi yung wife ang may problema kung bakit nabubuntis. Wow. Wala siyang baby sa pocket niya. Babies are made, it takes two to tango. Babies are made out of love. Kung wala ka pagmamahal sa asawa mong babae, paano nga ba naman siya magbubuntis? Paano siya magbe-baby? Dapat kasama ka. Sama mo ang si lalaki. Sister, papagalitan ni Doktora, ayan o, kayang-kaya para... Anyway, pinagsasabihan ko talaga, Dok, ang mga patiente ko. Grabe yung ko, concern kailangan ni Dr. Kate. Thank you so much. Kaya pinipili ko talaga yung magagaling, mababait na doktor para matulungan kayo. And nilagay ko yung contact number ng secretary ni Dr. Kate kasi marami rin nagtatanong ng Facebook page mo. Anyway, contactin nyo na lang kung mayroong mga questions doon. So, maraming salamat po.